Pumunta na kami ngayon sa uma, sa magulang ko. Ngayon, nandun na kami, Diyos ko. Guys, para ka lang yung celebrity na maya-maya may papasok, maya-maya may magtatanong, maya-maya may mag-i-interview sa'yo. Uy, nandito pala yung anak ni Mama Nina na vlogger. Uy, nandito ka pala. Uy, kumusta? Tapos mamaya may mag-aayon na naman, may mag-ano na naman sa'yo. Ibang noon nung maliit ka pa, noon na walang wala ka pa, noong dukha ka pa, walang may nakaalala sa'yo. Iniiwasan ka ng lahat kasi wala kang pera. Yung damit mo dumyot, madumi, mabaho ka na, yung maputi ka kasi galing ka ng ano tawag yan, yung pananim ng palay, pag-aani, yun lang ang trabaho ko dati, guys. So ngayon nung umuwi ako, marami nang nakakilala sa'yo, marami nang nag-hi, marami nang nag-hello. Ay, parang ang sakit kasi ramdam ko yun, kasi ako yun nung panahon na wala pa akong pera, wala pa akong achievement. Pero nung umuwi ako, left and right, back to back, hi Hazel, hi hello, kumusta, ha? Kahit ang mga kadugo ko, guys, na hindi ko kakilala noon at hindi ako pinapansin na ako ngayon. Kaya pasalamat ako kay Lord sa lahat na nangyari sa buhay ko, kasi kung hindi naman talaga nangyari yun, hindi ako magigising sa katotohanan at wala ako dito at hindi ko mapasaya yung pamilya ko. Yan, kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat ng blessing niya, sa lahat ng mga wishes ko na tinupad niya, sa lahat ng hingi ko sa kanya na dinadasal ko na tinupad niya, na baguhin ako, ituwid ang landas ko, bigyan ng linaw ang isipan ko, na makabalik sa pamilya ko, guys. Masakit asin. Masakit kahit hanggang ngayon. Pasilya na kayo kung emosyonal ako, pero totoo talaga yung mga sinasabi ko, guys. Tagos talaga yun sa puso ko. Kaya ayaw ko magsalita. Parang hindi na ako mapagsalita. Yun na. Kaya kayo, guys, kung may pamilya kayo, pasayin nyo sila. Huwag nyong isipin na ang pera ay iniingatan nyo. Ang pera ay nagpapasaya sa tao. At ang pagmamahal nyo bilang kung ano ka para sa kanila. No, guys? Kaya ngayon natuto na ako kung bakit hindi na ako katulad ng dati na mabilis akong lapitan. Kasi ang lungkot ng mga panahon na ako yung nawala. Wala rin may tumulong sa akin. Kaya ngayon, no, maging thankful tayo sa grasya na binibigay ni Lord at ingatan natin ito. Kaya masarap sa feeling, guys, kapag kayo ay may pera. Tayo ay may pera, nagsusumikap sa buhay, na makamit yung mga pangarap sa buhay. Masarap sa pakiramdam na kasama mo ang pamilya mo na nabibili mo sa kanila ang ituturo nila sa inyo. At alam nyo, sa loob ng 13 years na hindi ako umuwi sa pamilya ko, na natiis ko yun dahil siguro, hindi lang siguro, talagang totally agree ako sa sarili ko na admit naman ako na may kasalanan ako. Pero yung naranasan ko na experience na hindi maganda sa buhay ko, ay doon ako natuto, guys. May lesson akong nakuha sa mga nangyari sa buhay ko. Kumbaga, tinatrato ko siya na bilang isang inspiration ko para lumaban ulit. Na kung saan bumagsak ako nung panahon na maganda na yung buhay ko, mayroon na ako, kulang na lang ang sarili ko na i-build up ko. Pero nung mga time na yun, kasi nawili ako sa mga kaibigan, gala doon, gala dito. Pero ang mga nangyari na yun sa buhay ko ay kumbaga bilang lesson yun para sa akin, para matuto ako sa kung ano talaga
ang tunay na landas na tatahakin ko. So naging thankful ako kay Lord dahil binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para nabaguhin ko ang buhay ko, para makabalik ako sa pamilya ko, para makita ko sila ulit. Kasi lagi ko naman talaga dinadasal niya noon pa na hiling ko na magkita kami ng mga anak ko, matanggap nila ako, hindi sila galit sa akin, wala silang sama ng loob sa akin, makikinig sila sa mga paliwanag ko. Yung mga tipong ganyan, alam nyo, kabado naman ako kasi alam ko na may part na sisisihin ako ng mga anak ko. Pero nag-thankful ako sa nangyari nung nag-meet na kami ng mga anak ko ay hindi nila ako sinumbatan, hindi nila ako pinagsabihan, hindi nila ako in-advisean. Ang sinabi lang sa akin ng mga anak ko, alam nyo kung ano, kayo nang bahala ni ng papa namin ma ang mag-usap sa kung ano ang problema mo. Hindi na kami makialam dyan. Kaya alam nyo guys, nang thankful din ako kahit na naghiwalay kami ng asawa ko kasi maganda naman yung pagpapalaki niya sa mga anak ko. Hindi masama ang ugali at may respeto sa tao. Kaya nakakabawi naman siya sa lahat ng kasalanan niya. Pero hindi naman siya talagang may kasalanan. Kahit ako, mayroon naman. Kasi, kumbaga, ang pag-alis ko ng ibang bansa ay para yung para sa pamilya ko. Kaso minsan, may mga pagsubok tayo sa buhay na hindi natin na nakakayang harapin. Halos kalimitan sa atin ay ginagrab ito. Lalo na pag homesick ka, lalo na pag walang may nag-a-advise sa'yo, lalo na pag wala kang kaibigang matitino, lalo na pag wala kang masasandalan. Tuliro ka guys, ranas na ranas ko yan. Yung mahumsik, yung madepress, yung matulala, na wala na talaga akong ibang iniisip kundi ang isurvive ang sarili ko sa kahit na anong paraan. Pero alam nyo, sa base lang sa aking experience, kung sa akin lang naman to nangyari, kung hindi man ito nangyari sa iba, kung sa akin lang ito ay para sa akin ay ano ito sa akin bilang pagising sa katotohanan kung ano ba talaga ang para sa akin. So ngayon guys, no, bago ko tapusin ang video nito, alam nyo, mararamdaman nyo ang appreciate ng tao kung kaya mo kung ano ang gusto nila. Tapos hindi naman talaga totally na lahat na lang ay pera. Siyempre, may pagmamahal ka rin at respeto, di ba? Sa mga tao na nagsasabi sa, "Uy, kumusta? Uy, nandito ka pala. Uy, nandito pala yung vlogger." Minsan, alam nyo ba, sa totoo lang, kahit hindi ko kilala yung tao, kilala nila ako. Kilala nila ako, guys. Diyos ko, sabihin pa nila, "Oh, nakikita ka namin sa Facebook." Tapos alam nyo, mayroon pa doon nagsabi na, "Sayang, hindi man lang kita nakita sa personal." Yung bang appreciate ka nila kahit na hindi ka famous. Appreciate nila yung ginagawa mo kahit ganun lang. Nagpipimpling ka lang sa video mo. Tapos minsan may pagkamasungit pa ako. Kasi alam nyo guys, tuwang-tuwa na ako sa mga taong tanggap nila ako kung ano ako. Yung naunawaan nila kung ano ang habit ko. Mas gusto ko yun na nagkakaunawaan kami sa bawat isa. So, balik tayo doon sa mga anak ko. Alam nyo, masarap sa feeling. Kulang na lang para mabuo ang pamilya ko. Yung hindi sabi na kulang ako sa asawa, kulang ako sa boyfriend. Alam nyo, sa totoo lang, yung boyfriend at pag-aasawa, swerte na lang kung makakita kayo ng asawang mabait at responsable. Swerte na lang kung matulungin siya at hindi maisip. Pero para sa akin, yung pag-aasawa, oo, aminado naman ako na dalawa yung marriage ko sa asawa ko. Una sa huwes, pangalawa sa simbahan. So, hindi ko basta-basta yung nasabi ipaanal ko kasi mahirap yun. Kaya ang pinupokus ko sa ngayon, instead na ipaanal ko para sa maghiwalay kami ng asawa ko, ay
doon na napupunta sa mga anak ko. Kasi ano pa ang purpose, di ba? Kahit maghiwalay man kayo, or kahit man na ano, na ang tawag yan, yung maghanap ka pa ng iba, kung ganun pa rin yung buhay na tatahakin mo, bakit ayaw mo na lang ipokus yung sarili mo sa pamilya mo, sa dalawa mong anak na naandyan na nagmamahal sa'yo? Kung hindi man siguro ako na minahal ng asawa ko, kasi actually, ito kasi ang masakit. Kapag ikaw lang ang nagmahal, mahihirapan ka. Pero kung dalawa kayo ang nagmamahalan, ay hindi ka mahihirapan. Pero pag sinalihan niya ng parents, ay doon ka mas lalong mahirapan. Kasi sa part namin, guys, no? Sinalihan kasi ng magulang eh. Pero sa magulang ko, wala namang nagiging problema. May mga bagay lang talaga na hindi nagkakaintindihan. Siyempre, magkakaiba tayo ng estado ng pamumuhay, di ba? So, ang akin lang naman sana na bilang kaming magkupon ay inunawa kung ano yung sitwasyon. Siguro dala na rin sa kahirapan, or dala na rin na siyempre magkaiba kami ng sitwasyon ng asawa ko, kaya ganun. Ayoko nang ipublicize lahat-lahat kasi gets nyo na yan. Ang akin lang na sinishare ko lang yung moments ko nung umuwi ako nung holiday. Kasi alam nyo, kailangan kung sakali man mag-reunion kayo ng pamilya nyo, magkita-kita man kayo, kailangan preparado ka para na hindi ka ma-out of place sa iba. Kasi pag wala kang pera, hindi ko sinasabing sinungaling ako, pero siguro ramdam nyo rin na na-out of place kayo, guys, pag walang pera. Tapos yung mga kasama mo may pera, tapos ikaw wala. Sabihin nyo kung sinungaling, hindi kayo papansinin. Papansinin man kayo, pero iilan lang ang papansin sa inyo. Hindi tulad ng may pera na malayo ka palang wini-wave ka na. Malayo palang sinisigaw na yung pangalan mo. Malayo palang sinasabihan ka na, "Oy, dito ka! Dito ka kumain! Dito ka matulog! Dito ka!" O, diba? Ganon. Kaya masaya ako ngayon sa awa ni Lord na pinagkaloob niya sa akin yung hiling ko. Masaya ako ngayon dahil nakita ko yung dalawa kong anak. Masaya ako na nakita ko rin ang magulang ko na laging umiiyak sa tuwing humihingi sa akin ng favor na umuwi nga ako sa kanila. Kasi ng mga time na yun, hindi talaga ako umuwi sa amin kahit umuwi ako ng Pilipinas, guys. Pero ngayon na matured na yung isip ko, na naisip ko yung sarili ko na hindi pala yun dapat ang gagawin ko. Kaya lahat ng mayroon ako sa ngayon o darating pa ay pinapasalamatan ko yun kay Lord na binigyan niya ako ng chance na magbago at mabuo ulit yung pamilya ko. Kahit na hindi man siguro 100% na buo, pero para sa akin buo na yun. Kaya yan ang happy moment life ko sa amin nung umuwi ako nung July 14, 2023. Masaya na masarap kasama ang pamilya, lalo na kapag may pera ka. Hindi lang pera ang pinag-uusapan at sinishare ko dito, ay lalo na ang pagmamahal, attention at respeto sa bawat isa. Yan lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye!